Hello guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Cart Bike Bukawe para sa isa na naman bike check video. Sayan guys, ilong muna tayo, umuulan. So magpa-bike check din tayo rito ng isa na namang napakagandang bike na gawa yan ng Trinx. Ayan o, oh. Ito oh guys oh. Oh, di ba? Ang ganda na ito oh. Wow, what? Trinx Nana N700 ang ating iba bike check ngayon guys. So bago ang lahat guys, support natin yung YouTube channel ng aking kapatid. So sa mga may hilig mag-trail dyan, ayan. So ilalagay ko dito, ayan. Ito yung kanyang YouTube channel, ayan. So wala na tayong intro guys. Diretso tayo sa bike check video ng Trinx Nana N700. Pang babae nga pala to guys, ayan. Bike na ibabike check natin ngayon, Trinx Nana N700. So kasi kapag ganitong design or ganito yung itsura ng kanyang frame, kadalasan yan talaga pang babae kasi alam naman natin, mga babae, medyo maliliit yan. So mahirap silang sumakay sa mga diretso yung frame. Ayan, so kaya ganito yung kanyang pagkakadesign ng frame para hindi sumayad yung top tube sa kanilang singit. O, diba? Okay. Ayan. So, simulan natin ang bike check. Siyempre, sa kanyang frame. Ang frame niya, guys, matte gray. Kung hindi ako nagkakamali na mayroong accent na pink at black. Ayan. Accent matawag doon. Ayun. Basta na yun. Ayun. O, diba? Ang head tube niya, guys, straight. Ayan, o. Oh. So, parang babae din yan. May curve dito. O, diba? Sexy. Ayan. Siyempre, hindi mo awala yung serial number dito sa kanyang head tube. Ayan, tapos may Trinx dito. Yung tatak niyang Trinx dito, medyo ano siya, hindi mo akalain na mayroon tatak dito na Trinx. Ayan. Oh, makinis oh. Integrated ball bearing nga pala ang nakalagay sa ating head tube at hindi siya smooth welding, guys. Ayan oh. 'Di ba? Oh, kitang-kita natin ang pagkakahinang or pagkaka-welding dito sa kanyang top tube at down tube. Ayan. At syempre, dito sa top tube, ayun o. So, pababa yung kanyang top tube. Kagaya ng sinabi ko kanina guys, para hindi sumayad yung singit ng mga babae dito. At dito may makikita kang N700. So, yan yung model ng ating Trinx ngayon na merong pink. Ayan, konti. So, ganun pa rin, hindi mo siya makakapa. So, hindi siya naka-embose. Ayan. At dito sa kanyang down tube, may pa-curve ng konti at meron ka dito makikita ang Trinx. Dito medyo bladed. Tapos dito bladed. So alternate or ano siya, magkaiba ng ano siya. Dito pa blade doon, tapos ito pa blade dito. Ayan oh, di ba? Oh, ayan oh, oh, ganda nito. At dito dumaan yung dalawang kable niya. So meron dito ng dalawang stopper. Tapos dito parang may NLEX daanan ng kable dito. Ayan oh, oh, di ba? Yun, oh, di ba? At syempre, hindi mawawala ang lalagyanan ng mineral bottle. Kasi babae ang sasakay dito, guys. Bawal mag-uminom ng beer. Ayan. So, mineral na lang sa kanila, mineral. Ayan. At rings dito, sticker lang to, na warning. At rings dito na design in Italy. At dito sa kanyang seat tube, may makikita kang model na N700 at sa small na 15.5. So small lang ating frame na size 15.5 na gawa sa 6061 alloy. Aha, dito sa kanyang seat tube, meron siyang tornilyuhan dito para sa bike rack, tapos tapalodo at sexy. Ayan, makikita nyo guys oh, pa-bend yung kanyang seat tube dito na merong konting lining na black and pink. At dito sa kanyang chainstay, medyo konti lang yung pagka-sexy niya. Yan, hindi siya sexy-sexy, konti lang naman. Tapos may bridge dun. At medyo flat to.
medyo flat, tapos bilugan na rito. At dito dumaan yung kable ng RD. So, yan yung frame niya, guys. Dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya may manual lockout, isa lang. So, close open lang yan. Coil type to, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, preload. Ito, alloy to. Itong crown niya. Crown ba? Tama ba ako crown? Tapos, itong arc, magnesium alloy, lower magnesium alloy. Tapos, ang stanchion niya, guys. Ang stanchion niya, guys, 110. Mula dito hanggang doon. So, sinukat ko na gamit ang ating medida. 110 yan. Coil type tayo, guys, ha? Coil type. Pero maganda yung pagkakagawa dito. Hindi siya glossy. Kaya matte siya. Hindi ko alam tawag dito sa ganitong pagkakagawa dito. Diba? Pero parang matte na rin yan. Ayun, oh. At syempre, dito meron sticker na Trinks. Ano to? EXP? EXP yata to, guys. Sticker lang to. So, pwede nyo tanggalin yan. At matatanggal din yan kasi sticker lang yan. Depende lang sa inyo kung paano nyo patatagalin yung sticker. Ayan, alloy. Magnesium alloy yan. At ang ating hubs, guys. May tatak na Solon. Solon husak. Ayan, alloy yan. Palagay ko, silvering ang ating hubs, guys. Kasi may cover dito, aluminum yung cover natin, oh. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Pangkaraniwan yan. Stainless na spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na Trinks dito. At ang gulong natin ay CST jet. Yan, lilipad ka na para ka nakasakay sa jet pag sinakyan mo to. Na ang sukat ay 26 by 1.95. Oh, ang ganda nito, guys. So, promise. Tara, sa kabila tayo. Tingnan natin yung kabilang hubs. Yung kabilang hubs niya, ganun pa rin. Solon husak na hubs. Alloy. Quick release. At bilangin natin ang tasbu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ang butas ng ating hubs. Stainless palagay ko ang ating spokes. Yan, oh. At double wall alloy na may sticker na ano to? Ayun, sticker na Trinks. So, at CST jet na gulong na ang sukat ay hindi ko na makita. Ayun, 26 by 2.195. Fast rolling yata to, all terrain yung kanyang gulong na nga, guys. Oh, diba? At tingnan natin yung cogs. Yung cogs niya, guys, cassette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed. Pakinggan natin. Ayan, pwede na. Okay na siya. Ayan, hindi siya maingay. Hindi siya tahimik. Tama lang. 11 to, kung hindi ako nagkakamali, 32 to. Tingnan natin. O, ha? Ang galing nating manghula, guys. Ayan, pwede na tayong manghula. 11, 32. Tingnan natin naman ngayon kung ano tatak. Hulaan na rin natin, guys. Palagay ko, sugit to. Ayan, tingnan natin. Ayun, guys, sugek nga. Yun, pwede na tayo manghula. O, sa mga magpapahula dyan, ha, kontakin nyo lang ako. At ang ating RD, Shimano Altus. Long cage. Uy, uy, ganda na ito. Shimano na to. At standard size na pulley sa baba. Tapos standard size na pulley sa taas. At tingnan natin yung chain niya. Yung chain niya, malangis-langis pa. Ayun, o, makatash-katash pa. Ang tatak, tech. PWR. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yan, tech PWR na yan. Parang tech power yata yun, no? At ang FD niya ay Shimano Altus na clamp type na 3x kung hindi ako nagkakamali. At ito yung crank niya, guys, oh. Pro Wheel MPE. Palagay ko, yung M na yan, mountain bike yan. Kasi sa road bike, R lang ako nakagay dyan, eh. So, alloy to 170mm. Square tapered. Ito, alloy na rin to. Hindi nyo matatanggal yan. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, ang chainring niya, guys, ay naka-ribbit. So, hindi nyo yan mababaklas. Naka-fix na yan, tatlo na yan. So, hindi na mag-iwala yan. Forever na silang nandyan. O, diba? Baka lang ating chainring. Kung hindi ako nagkakamali, 24, 34, 42 teeth. Yung tatlong chainring na yan. Okay, okay. Ang ganda, ganda nito. At dito ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, guys, ay alloy. Ayun, oh. May mata rito, oh. O, diba? Tinitingnan ka niyan pag nakararide ka, oh. At ang sukat ng ating seat post
ay 27.2 by 300. Ayan, 300 lang siya kasi maiksi lang yan. So, hindi mo nakakailanganin ng mahaba kasi madalas naman sa mga babae ay hindi naman ganong katangkaran. Alloy ang seat post na tatak na trinks. Uy, alloy na rin ang pedal, guys. Oh, malapad to. Oh, ball bearing. Ayan, ball bearing ang ating pedal. Ang ating upuan, malapad to, guys. Babaeng babae talaga. Malapad dito. Tapos maiksi. Maiksi lang to. Tapos malapad to. At malaki yung hiwa dito. So, labasan na ng utot to. Sa laki ng hiwa na yan, baka hindi lang utot ang pwedeng lumabas dyan. May mababaw na kanal. So, pwede na daanan ng ihi. Ayan, oh. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. So, yung handlebar niya, guys, sinukat ko 620 mm ang haba. So, hindi naman na kailangan ng mahaba sa mga babae. May iksi lang naman ng mga kamay niyan, eh. So, tama lang yung 620 na yan. Mid-rise. Tapos, konting back sweep. Ayan. Tapos, yung handlebar niya, handle grip niya, guys, malambot dahil dito sa mga grills na batawag dito. Tapos, may lock siya sa inside and outside. Tapos, may end cap na, ano ba to, plastic yata to. Kung ano nakakamali. So, ganun din sa kabila. At ito, kagandaan nito, guys. Shimano Altos ang shifter at Shimano MT200 ang kanyang hydraulic brake. So, wala ka nang papalitan dito. Ang iniintay na lang nito ay yung bibili o yung may-ari. O, Shimano dito. At may indicator na 9-speed dito. At indicator na 3-speed. So, 3x9. At ang ating stem ay 90mm na alloy na gawa yan ng trinks. Ayan, o. Na positive. Naka-positive 17 yata ito kung hindi ako nagkakamali. Ang headset niya, guys, alloy na may tatak na trinks. At may tatlong spacer, 1-2, dalawang 10mm at isang 5mm. Palagay ko, alloy din yung dust cover niya, guys. Ito, alloy din. Ayan. So, punta na ngayon tayo sa kabila ng bike. So, ito ngayon, guys, yung kabilang side ng bike. Siyempre, makikita mo yung kanyang rotor. Ayan, o, diba, 160mm ang kanyang rotor. At naka-IS mount ng caliper, siyempre, gawa ng Shimano. Yan, MT200 dyan kung hindi ako nagkakamali. Yan, o. Saka, meron siyang, ano, guys, stand. So, hindi mo na po problemahin kung saan mo ilalagay yung iyong stand. So, ayan, panalo na tayo dito. O, diba? At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Shimano MT200 na caliper na naka-post mount. Ayan, basta magnesium alloy ang fork, palagi yon naka-post mount ang hydraulics brake. Tapos, 160mm na rotor na walang tatak. Ayan, o, ganda nito, promise, guys. At ito yung kabilang side ng crank. Ayan, MPE Pro Wheel. 170mm made of alloy. Palagay ko, guys, wala na akong nakalimutan dito sa ating bike check ng Trinks Nana N700. At tingnan natin uli ang ganda nito. Oh, sila panuli natin, guys. So, sa mga babae na nanonood dyan, tamang-tama to na Trinks N700 sa inyo. Wala na kayong papalitan. So, ano pang hinihintay nyo? Sugod na dito para mag-avail ng ito napakagandang Trinks N700. So, guys, ayan ang ating bike check ng Trinks Nana N700. Dito yan sa, ayan, Carbs Bike Bukaway. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 17,500 pesos lang. Dito lang yan, syempre. Kasasabi ko lang, Carbs Bike Bukaway. So, napakarami nilang bike dito, guys. Ayan. So, hindi ko maiisa-isa kasi medyo, kasi umulan. Ayan, nandito lang lahat ng kanilang bike. So, umahan nga wala din sila dito, guys, na home credit. Ayan, so, sa mga gustong kumuha ng bike na hulugan, punta na lang kayo rito. Ayan, natanapin nyo si Ate Mariel. Ayan, oh, home credit. Ayan. So, kung nagustuhan nyo ang video, guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo sa Trinks Nana N700 na pang babae. So, pwede rin to sa mga lalaki. Yung mga maliliit. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So marami pa tayo ibang bike check, guys. Hello, bye-bye. Babush. Yay, paalam. Bye-bye.